Alam nyo, mga tol, talagang nakalipas na ang ilang araw, almost 1 month na. Simula po nung patayin ang 9 na katao dyan po sa Pamplona at isa po dyan si Gobernador Ruel Degamo, March 4, 2023. Ilang araw na lamang, mag-iisang buwan na ang kamatayan ng mga nabanggit na biktima. At napakagaling naman ng pagtugon ng ating pamahalaan sa pangunguna, of course, ng ating mahal na Pangulo at dahil sa kasigasigan at kasipagan din ng ating Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, kung saan sa ngayon ay nag-i-enjoy po siya ng pinakamataas na trust rating mula po sa lahat ng gabinete. Mula po sa mga Pilipino at sa lahat ng gabinete, siya po ang pinakamataas ang nakuha ng pagtitiwala sa ating taong bayan. Kasama rin po siyempre dyan ang ating Secretary of Justice na si Boying Remulla. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang pakikipagtulungan at kagalingan ng mga pamumuno nito pong Chief of Staff na si General Andres Centino ng Armed Forces of the Philippines at saka si Chief Philippine National Police General Rodolfo Azurin Jr. Sa pamamagitan po ng kanilang pagsasama-sama, I forgot, si Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Carlito Galvez at saka ito pong si NICA Director Retired General Eduardo De Leon. Sila po yung bumubuo ng Governor Ruel Degamo Task Force para po tutukan ng national government ang isinasagawa pong investigasyon naman ng SITG or Special Investigation Task Group dyan po sa Negros Oriental. Pero syempre, ang primary na ngayon humahawak dyan dahil na rin po sa kahilingan ng pamilya ng mga biktima ay ang National Bureau of Investigations. Kaya naman, yan po ay nagresulta ngayon sa pagsasampana ng iba't ibang kaso sa mga suspek na nahuli at sumuko. Sila po ay nasa 9 na katao at yung isa po doon na kasama, napatay, bali 10 po dapat yun, ano? May mga at-large pa. Sinampahan na po sila ng multiple counts of murder and frustrated murder. Pero ang topic po natin in particular ay ang pagsasama na ngayon, although unofficial pero binanggit na po ito ng ating gobyerno, na kasama na po sa itinuturing na mastermind, ito pong si Congressman Arnie Tebes na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natin alam kung nasaan. Siya po ay suspendido ng 2 buwan sa House of Representatives dahil po sa kanyang hindi pagsipot sa sesyon. Dahil ang kanyang travel clearance po kasi ay valid lamang from February 28 to March 9 and after that dapat bumalik na nga po siya sa House of Representatives pero hindi po nangyari. Ang katwiran po nitong si Congressman Arnie Tebes ay natatakot po siya para po sa kanyang kaligtasan. Pakinggan po natin ang balita hinggil sa pagsama na dito kay Congressman Arnie Tebes bilang isa sa mga mastermind ng Pamplona Massacre. Pental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. sa mga ikinukonsidera ang mastermind o utak sa pagpatay kay Gobernador Ruel Degamo. Kabilang si Kong Tebes sa nasa 2-3 tinitignang mastermind ng Department of Justice o DOJ. Pakinggan po natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispine Boying Remulla. I think they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading to. Hindi naman na ito ikinagulat ng abogado ni Kong Tebes na si Attorney Ferdinand Topacio. Wala kasi anya sa simula ng investigasyon ay tinutumbok na ng ahensya ang kanyang kliyente. Pakinggan naman natin si Attorney Ferdinand Topacio. Umpisa pa naman noong nag-umpisa ang investigasyon eh. Lahat ng oblique references, lahat ng innuendo, Tevez. So we are not surprised. Para sa amin, huwag nang magawa ng pasaring na may illegal gambling, kung hindi mapuprove, may ganito, may ganon, may illegal activity, file the case para tapos na so we can defend ourselves. Okay. Marami ngayong nagagalit kay Attorney Ferdinand Topacio
Kasi siyempre pinagtatanggol niya ang kanyang kliyente na si Congressman Arnie Teves at iba pa. Pero dapat po nating maunawaan na sila po ay abogado. Siya po ay isang abogado na nandiyan para protektahan ang karapatan ng kanyang kliyente. Kaya wag po nating personaling si Attorney Ferdinand Topacio. Eh kung ako abogado, halimbawa abogado po ako, tapos nakuha ang aking serbisyo ng isa sa akusado, ipagtatanggol ko yung akusado kasi karapatan po nila yon. Kahit ipagpalagay po natin na sila talaga ang nakagawa ng kasalanan, which in this case, hindi po yan ang sinasabi nito pong si Attorney Topacio. Para sa kanila, lahat daw po ito ay fabricated lamang, lalong-lalo na yung mga ginawang paghalughog sa mga properties ng Teves, which is not related naman sa Degamo murder case, eh lahat daw po yon ay gawa-gawa lamang ng ilan sa mga matataas na otoridad sa ating bansa. Pero ganun pa man, ibabalik ko lamang doon sa sinabi ko. Kasi kapag ang isang abogado hinawakan ang isang kaso, kahit alam niya na ang tao na ito ay may kasalanan, kailangan niya po itong ipagtanggol na mapangalagaan ang kanyang karapatan. Not necessarily para ma-acquit, kung hindi para ipagtanggol ang kanyang karapatan while observing the due process of law. Kaya wag po nating pe-personalin si Attorney Ferdinand Topacio. Otherwise, kapag kayo po ay nagsalita ng mga hindi tama sa isang abogado, although mataas naman dapat ang kanilang maging pagtanggap sa isang konstruktibong kritisismo, pero kapag ka mag-amount po iyan sa kapaninirang puri, eh baka magkaroon po tayo ng problema. Kaya paalala lang muli ano, sa mga nagagalit kay Attorney Ferdinand Topacio, let us remember that that is his job. And depending Congressman Arnie Teves is not an indications naman na masama itong si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi ko kinakampihan si Attorney Ferdinand Topacio. Ha? Ang sinasabi ko lamang dito kung ano yung tama at dapat doon po tayo. Ngayon, balik tayo kay Congressman Arnie Teves. Naniniwala ba kayo na siya ay bahagi ng mastermind diyan po sa Pamplona Massacre? Ako, meron na sa likod ng aking isipan na paniniwala, pero ang aking pagsasalita sa harapan ng publiko ay magbabase palagi sa ating mga nadidinig na balita. So far, wala pang kumpirmasyon, opisyal na pagpapahayag ang gobyerno, not even the Secretary of Justice, sinasabi niya na mastermind talaga itong si Congressman Arnie Teves, eh hindi ko pa sasabihin sa aking programa dahil wala pang ang balita na mastermind si Congressman Arnie Teves. Itinuturing pa lamang sa mga nakakalap na impormasyon na siya po ay isa sa mastermind sa Pamplona Massacre. Pero that is unofficial. Magiging official lamang po yan kapag ka isinama na po siya sa complaint sa prosecutor's office. Kasi sa ngayon, hindi pa po inilalabas. Pero baka sa mga susunod na araw, baka ngayon, bukas, o hanggang sa katapusan ng buwan, eh maisama na ang pangalan ni Congressman Arnie Teves sa mga kakasuhan sa pagpatay sa 9 na katao diyan po sa Pamplona noong March 4, 2023. Tuloy po natin ang balita rito. Ayon pa kay Topacio, magsampa na lang ng kaso ang DOJ laban kay Kong Teves para madinig na ito ng prosecutor. Sa Huwebes o Biyernes ay magsasampa na ng reklamo ang DOJ laban sa 11 suspect sa krimen na hawak ngayon ng National Bureau of Investigation. Anong araw? Kasi binasa ko yung message si Palerista kaya nawala ako dun sa pinapakinggan ko. Pakinggan niya natin anong araw ulit. Sa Huwebes o Biyernes ay magsasampa na ng reklamo ang DOJ laban sa 11 suspect sa krimen na hawak ngayon ng National Bureau of Investigation. Okay, ano? Di ibig sabihin, ngayong linggo na to, malalaman na po natin ang kompleto rekados ng Pamplona Massacre. Nakalulungkot po iyan kasi ang dami pong buhay ang nawala, 9 na katao, at ang pinaka-worst na sitwasyon, ang kumuha ng buhay nila ay ang mga taong pinagkatiwalaan once ng ating gobyerno at tinrain dito para sana proteksyonan at pagsilbihan ang taong bayan. Ang nangyari, instead na proteksyonan nila at pagsilbihan ng taong bayan, kinitil nila yung buhay ng mga individual dyan po sa Pamplona. Pero inyo, alam nyo, ang isang uniform personnel, ang pulis, ang sundalo,
Wala po sa pulis ang hindi marunong bumarel. Wala pong pulis, walang sundalo in particular, ang hindi marunong bumarel, hindi marunong magpatama sa kanilang target, higit sa lahat, ang duwag. But unfortunately, yung mga katangian na yan, ginamit ng mga suspect na ito para sa kanilang personal na interes. Ano ba yung personal na interes na tinutukoy natin dito? Pera. Lahat naman kasi ay dahil sa pera. Although sinasabi ng ilang suspect na sila po ay hindi alam ang pangyayari, merong isang suspect na nagsasabi di niya alam na ang target nila ay si Gobernador Ruel Degamo. Ang pagkakaalam niya lamang ay drug lord. Yet, kahit drug lord yun, hindi ka pwedeng maging mercenaryo. Hindi ka pwedeng maging vigilante. Ano, lalong-lalo na ikaw ay trained personnel. O, kasi, pagka ginamit mo yung kakayahan kahit wala ka na sa serbisyo, halimbawa ako, wala na ako sa serbisyo, di ba? Pag ako'y gumawa ng mali, hindi naman titingnan na top 1 ang gumawa ng mali. Hindi titingnan na Randy Navarra ang gumawa ng mali. Ang magiging balita kagad, dating pulis gumawa ng pagkakamali. Madadamay ngayon yung organisasyon na ikaw ay nabibilang before. At ayaw nating mangyari yun. Ano? Kaya hanggat maaari, gagawa tayo ng tama at dapat. Unfortunately, dito sa mga suspect, hindi nila ginawa ang bagay na yon. Sa kadahilan na sila na lamang siguro ang nakakaalam. Pero dapat pagbayaan ang mga naging pagkakamali nila sa pangyayari na yon. Dahil ang mga buhay na nawala, hindi na po yun maibabalik. Ang tanging maikukonsuelo di bobo na lamang sa mga pamilya ay ang makamit nila ang hustisya. At higit sa lahat, syempre, ang tulong ng gobyerno at ng iba pa doon po sa mga naiwang pamilya. Higit sa lahat, panalangin din para po sa kanilang kalakasan. O, hindi natin alam kung saan nahahantong ang situations na ito. Nananatili po tayong nag-aabang dito at magbabalita sa mga panibagong development na maaaring mangyari. Kaya sana subaybayan po natin ito kasi hindi lamang ito issue ng Negros Oriental. Ito po ay issue ng peace and order ng ating bansa. Higit sa lahat, ginagamit po ito ng mga kalaban sa politika ng ating Pangulo para kahit paano sirain ang reputasyon ng ating bansa at ng pamamalakad ng ating Pangulo. Kaya hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dito. Marahil, maaaring sabihin ninyo, nakakasawa na, paulit-ulit na lang ang balita. Hindi po eh. Kasi pag hindi po natin tinugunan ang pangyayari na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, baka magkaroon po ng hindi magandang pangyayari sa hinaharap. At nakalulungkot po iyon para sa mga biktima at hindi rin yun maganda para po sa imahe ng kasalukuyang administrasyon. Nandito po tayo para suportahan ang ating mahal na Pangulo kahit sa anong kaparaanan na alam po natin na maibabahagi po natin yung ating kaalaman at kakayahan, gawin po natin. Ang pagpapalaganap ng development na ito, solusyon sa nangyaring krimen sa Negros Oriental ay magandang bahagi po para po sa imahe ng kasalukuyang administrasyon. Kasi alam naman natin, sa mga nakalipas na panahon, ang daming unsolved crimes. Pero sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, yung mga ganitong pangyayari, mabilis pong natutugunan at nasusolusyonan. Ibig sabihin, hindi salita kung hindi gawa. Maraming salamat sa inyo mga tol. At bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. O, shoutout kay